Pag-uulat mula naman sa impinan ng DCSB, ang Spirit FM CMN, Calapan, Oriental, Mindoro. CMN Live Nationwide. Dennis Nebrejo, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama Ariel, magandang araw Pilipinas. Nanawagan si National Telecommunications Commission, MIMAROPA Regional Director, Engineer Ronald Cabute sa mga postpaid at prepaid telecommunications cellphone subscribers na iparehistro na sa kanilang telecommunications company ang gamit nila sa Subscriber Identity Module o SIM card upang maprotektahan sila sa anumang mga panluloko. Ayon kay Cabute, ang bagong batas na ito ay sakop ng Section 11 ng Republic Act 11934 na kilala bilang Subscriber Identity Module o SIM Registration Act ay batas na ipinasa sa Kongreso sa pamamagitan ng House Bill No. 14 at Senate Bill No. 1310 upang masawata ang mga text scam, ganyan din naman ang mga text spam at iba't iba pang mga uri ng mga panluloko gamit ng SIM na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Oktubre 10 at naging epektibo dito lamang Oktubre 28. Ang NTC din na niya ang naatasan na gumawa ng panuntunan sa pamagitan ng Memorandum Circular No. 001-12-2022 kasama ang mga konsernadong ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Trade and Industry, National Privacy Commission, gayon din ang Public Telecommunications Entities o ang PTEs na Globe, Smart at Dito na siyang nagpanukala ng mga panuntunan sa pagsasagawa ng monitoring at karampatang implementasyon ng nasabing batas. Kailangan lamang mag-log in sa website o portal ng mga telcos at ibigay ang buong pangalan, araw ng kapanganakan, kasarian, tirahan at pagkakakilalan na inisyu ng pamahalaang kabilang ang numero nito kakibat ang larawan ng ID na iprinisinta. Sakali naman higit pa sa isang SIM, mayroon ang isang subscriber ay maaari pa rin itong irehistro sa isang pangalan nang sagayoy mawala man ang cellphone ay maaari itong maibalik ang numerong nakarehistro sa taong nagmamayari nito at hindi na kailangan pang bumili ng panibagong SIM card. Dagdag pa ng direktor, sakaling ang nagmamayari na SIM card ay minor de edad, kailangan munang ipangalan ito sa kanilang magulang o guardian. Sakaling sila ay nasa wastong gulang na ay maaari na silang pumunta sa tanggapan ng telco upang maipalipat ang impormasyon sa kanilang mga anak. Layunin din ang nasabing batas na obligasyon ng mga telco na pangalagaan ang mga datos o impormasyon ng kanilang mga kliyente at meron itong kaukulang kaparusahan kung mapapatunayan ng ahensya ng gobyerno na isiniwalat nila ang pagkakakilala ng kanilang mga subscriber. Humigit kumulang nasa 60 kinatawan sa Kongreso ang nag-akta ng House Bill No. 14 kabilang si Congressman Ferdinand Martin Romualdez, Sandro Marcos, Paulo Duterte, at iba pa, habang sa Senado naman ay sina Senator Mig Subiri, Grace Poe, Ronald De La Rosa, Cynthia Villar, Nancy Binay, J.B. Ercito at iba pa at siyang nag-akta ng Senate Bill No. 1310. Sinimula na nasabing pagpaparehistro ng SIM card noong Disyembre 27, 2022 at magtatapos sa Abril 28 taong kasalukuyan. Dennis Nebrejo ng CMN, Spirit FM, Calapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebrejo mula naman sa Spirit FM CMN Calapan Oriental Mindoro.